Good afternoon, mga motohooligan. So, hindi ko na pinakita yung proseso, pero nag-extend tayo ng 3.5 inches sa swing arm ng Rossi 250. And so, ang bike na to ay pag-aari ni EJ. So, matagal na rin naming customer si EJ. So, ayan, binagyan niya dito para i-extend dahil gusto niya na daw paluwain ang gulong. Ayan, with 2 inches ano na rin yan, pampalowered, ika nga ni Clyde. Ayan, so mas tumaas pa siya lalo. Tsaka yung shocks nga maganda na adjust. So doon, pinakasagad daw nito is 360. At ang pinakamababa niyang pihit ay 340. So mamaya, kakabit lang nila po to yung kadena. Testing natin. So ayan, testingin na ni Potoy yung bike ni EJ. Set start. Extend. Mas lumuha yung gulong niya. Magigipa niya. Ayun, oh. Mas humaba siya. Bogit. Okay. So nagkabit pa tayo ng ano niyan, 2 inches na test ride mo. So ayun na, makabalik na sa Potoy. Ayan, ang itsura ng ano, extended swing arm. Ganda. So mas humaba. Nag-mombrus ko yung motor niya. So nagpintura na rin pala si Oti para sa hubs at rims na gagamitin doon sa Rossi natin para kay Jevy. So explain ko lang din kung ano yung ginawa ni Potoy dito. So bumunta ng matabang tubo dahil ganito kataba yung sa swing arm ng RC250. So ito yung pinakapalaman niya sa gitna. So imagine nyo na lang na may nakalabas na ganito kahaba sa magkabilang dulo nito na in-extend natin swing arm, tapos yun yung pinasok dun sa may stock. So ang nangyari, nagputol tayo dito, tapos na natin siya pinasok. So ayan, nagpalit din tayo ng 130 na chain. So nakakagulat lang na yung 130 is eksaktong eksakto, walang sobra. Pero may ano siya, may laro siya. Tapos ito yung shocks niya. Mataas na yung shocks niya actually. Dinugtungan pa natin ng 2 inches na shock extension. So ayan yung naging taas niya. So yun naman din ang preferred ni EJ, yung tumaas yung lipod niya kasi nga scrambler setup. So ito yung Rossi 250 niya. So naglagay siya ng mga crash guard sa magkabila. Palit siya ng handlebar. At dahil lagi niya ang kasumisis niya, so
pinasa niya yung dito sa likod. So, napakalambot po niyan. Para nga siyang unan actually. Ayan. Ayan yung kinalabasan. So, sana magustuhan niya to pagpunta niya. At sigurado namang magugustuhan niya dahil yan yung nag-visualize niya. Alright. So, yun na yung buhay natin ngayon sa garahe. Tinapos na natin to. So, 10 a.m. inihatid tong RC250. At nagawa agad ni Potoy hanggang 3 p.m. So, si Potoy ay pumunta lang sa machine shop para sa ehe naman nito ni Project Craig. So, balik tayong focus kay Project Craig. Okay? Alright. So, ito nga pala si EJ. Kukunin niya na yung bike niya. So, ano naman masabi mo, Tol? Ganda. Tumaki na yung ano niya. Tura niya lalo. Lalo humaba, no? Oo. Yan. Mas naging proportion yung ano. Ayun. Yung sangkat. Oo. Ayun, no? Hindi na siya nagmukhang ano? Punggok. Punggok. At least to, parang na-stress. Ayun. Ayun. Masaya naman si EJ. Ayos tayo lahat. Para malaman natin yung stability niya pag malayuan. Malayuan, yeah. Naka high speed kasi medyo nag-wobble siya eh. Okay. Lalo na, nag-stats tayo ng ano. Siya, medyo malaro. Swabe. Ayan. So ayan, alis na sila. Thank you. Okay, ingat. Sige, Tol. Thank you. Alright. Another satisfied client, mga kamotohuligans. Kailan natin umano sa hams kung sasayad. Safe. Okay. Lalaro lang sa DPOT. Laki kay OT. Kumampi yung nahulog yung tangke. Hey, ito, kumroll yun na yung ano mo, bagger mo. Scooter lang. Good morning, mga kamoto hooligans. Wala pa aming tulog ni Potoy. Ngayon, mag-extend lang tayo ng swing arm sa CR152 ni Adrian. So, taga saan ka, bro? Las Piñas. Ayan, taga Las Piñas pa sa Adrian. So, dumiretso siya ngayon umaga sa schedule niya para extend cafe racer. So nakuha niya to ng second hand at meron sticker ni Dagun. So hindi ko alam kung sino may-ari nito. UP pa. So palitan natin yan. So, mag-extend na si Potoy. Balikan mo kayo. Okay. So na-extend na yung swing arm natin. Kaya nagawa na rin ni Potoy ng ano, plate holder. At naglagay tayo ng LED strip dahil hindi natin makakabit yung stock niya na brake light. So ngayon, kinakabit na lang natin at ready for push-up na mamaya. So nagpapal tayo ng 130 na heavy duty chain. Ay, sa kanya pala galing ito. Uuwi na lang natin. So, may gasga siya dito, so lagyan na lang natin ng speaker. Para cute. Okay. So ito na yung nangyari sa bike ni Adrian. So halos pareho na sila ng setup ni Sadie. Maliban lang sa dahil hindi putol yung seat niya at makakabit pa rin ng cowling. So magpapalit siya ng bigger tires. Mas luluwa pa yan. So ang mahalaga is naging proportion na siya. Alright, so antay na natin si Adrian para pick-upin yung bike niya. So nandito na ngayon si Adrian para pick-upin yung bike niya. So ano naman masabi mo, bro?
Ayos, ganda rin gawa. So ayan, medyo proportion na yung ano niya. So depende na lang kay EJ kung lalakihan niya yung gulong pa para lumuwa or magpuputol siya ng sim. Pero sa nakikita natin ngayon, para wala sila ng proportion ni Sadie. So maganda na din yung tindita. So ayun bro, ayun, okay na, thank you. Salamat at balik ka ulit. Thank you. So patsy na si Adrian. Thank you bro ha. Ingat, ingat. Ingat. Yan, lumaki lalo sa'yo. Alright, another satisfied customer, mga Motohooligans. Alam po muna. So ayan mga Motohooligans, so dito ko na muna tatapusin yung vlog. So shout out sa dalawang client natin na nagpa-extend ng swing arm, si EJ at si Adrian. So bago nga pala matapos ang lahat, shout out kay Oliver Donato, Janice Arabaca, Net Sector, Adrian Zulueta, Phantom, Bruce Valero, and Daryl Magno. So maraming salamat sa laging panonood at pag-comment and subscribe sa ating YouTube channel. Right. So samahan nyo ulit kami sa mga susunod na vlog mga Motohooligans. Makita-kita po tayo ulit. This is the Goon and I'm fucking out.